Hello, happy Monday, Kabayan, and to all using YouTube. How are you there? Hoping for your good health always, so that you're always pretty and macho man. Don't get carried away. Stay as sweet as you are. Don't mind anything, okay? Come here and take your seats and join me. I have a new story just for you all. God bless. The story is all about a lady with her ambition to become a millionaire, and of course with her dream house, but so sad. Dream is only a dream, never come true. Ang babae na ito ay si Clara, 35 years old, separated. Sabi niya, hinihiwalayan ko nga ang asawa kong sugarol dahil walang ambisyon sa buhay. Ayokong makikisama sa taong walang hinahangad kundi hahanap kong saang liblib may sabong. Ayoko nang ganyan. Huwag mo akong idamay sa iyong mahihirap na mukha, kulas. Ay, Tubong Cagayan de Oro City, Philippines. Nang sila'y magkasama pa sa kanyang asawang si Kulas, 45 years old, ay walang katihimikan ang kanilang buhay. Puro away dahil si Kulas ay walang ibang iniisip kahit nasa kalagitnaan ng pandemya. Ay napakatigas ng ulo, laging nagbabaraha kahit saang lugar basta tahimik. Kaya minsan napapansin ni Clara na nawala ang kanyang pera na itinago-tago niya sa panyo tapos inilagay niya sa likuran ng Jora box. Kaya tumakbo si Clara at nagtatanong, "Merce, andyan bang asawa kong mabait?" "Yes, Clara." "Okay." Tinawag niya, "Psst, Marika." "Kulas," ang sagot. Parang alam na niya ang pakay nito. "Sandali lang." "Anong sandali?" "Paghihintayin mo ako dito?" "Hoy, akin na ang pera ko." "Hoy, babae ka, ayusin mo ang iyong pananalita ha. Ipinahihiya mo ako sa aking mga kaibigan." Kasi si Kulas ay pinagtatawanan. "Uy, Kulas, ninakaw mo pala ang pera ni Mrs. Dapat hihingin mo." Nagalit si Kulas sa kanya mga kasamahan. "Hoy, huwag kayo makisawsaw sa away namin ha. Eh kasi sabi mo, Leon ka sa inyo eh. Bakit para kang tuta ngayon?" "Ano, ako utu-uto sa inyo? Kayo, ikaw, mapera ka din ba?" "Uy, lisod po, pera ko yon. Ginagamit ko at hindi sa'yo, Clara. Mula ngayon, maghanap ka ng sarili mong pera." "Ha?" At ang sagot ni Clara ay, "Aba, ako pa ang hinahamon mo. Kay tagal ko nang hinihintay yon. Matagal na kitang gustong iwanan dahil lumala na ang iyong bisyo. Mahaba ng iyong sungay kasing haba ng sungay ng kalabaw. Iwanan kita dahil ayoko sa asawang purdoy." "Okay, Clara, sana pagdating ko ng bahay ay wala ka na roon. Sawa na din ako sa pagmumukha mo. Gumaan lang ang kalooban mo sa akin kapag may pasan akong 25 kilos na bigas. Naku, ang laki na nakatiyang-yang. Kapag maubos na, ayun, nag-iiba na ang ugali. Ang laki na ng boses." "Pwede, walang silbi na asawa ito. Umalis ka na nga. Ano gusto mo? Ihatid pa kita sa mga magulang mo? Isasauli pa kita roon?" At ang sagot ni Clara ay, "Hoy, hindi ako magpapahatid no. Papunta ako ng Ulong Kapo City. Hahanap ako ng Amerikano." Umuwi na si Clara sa bahay at ito ang sabi, "Lintik na buhay ito. Pupunta ako ng Ulong Kapo, tutuhanin ko. Dahil sarap sa feeling na marami ang pera at nakahiga ako sa malapalasyong tahanan. Naku, ang sarap kaya. Buhay prinsesa ako, tapos ang asawa ko ay gwapo. Hindi katulad mo, Kulas. Parang American frog." Sabi ni Clara, "Bilisan ko, baka madatnan ako dito ni Kulas." At ang dalawa niyang anak na sina Claire at si Nicholas ay umiyak at ito ang sabi, "Nay, saan kayo pupunta? Bakit ka naghahanda? Aalis ka ba? Iiwanan mo kami? Hindi ka naaawa sa amin? Maliliit pa kami, Nay." "Uy, mga anak, may ama kayo. Sa kanya muna kayo. Hahanap ako ng lutas sa ating kahirapan. Hindi pwede tatatanga ako dito. Para din ito sa inyong kinabukasan. Tinan niyong ama niyo, nasa sugalan ngayon. Ninakaw niya ang pera ko. Lagi pa naman talo. Ang pangalan ng ama niyo ay Kulastiko Puro Talo. Okay, bye na mga anak. Doon muna kayo sa kay Lula. Niyo ha, tatawagan na lang kita. Ito ang isang sipi ko sa inyo na." Nakaalis na si Clara, sumakay ng barko papuntang Maynila at wala na siya sa bahay nang dumating si Kulas at ang mga anak nila ay nasa kanilang lola. At ito ang sabi ni Kulas, "Hindi ka kasi kontento sa buhay.
alam kong ambisyosa ka, wala ka namang edukasyon. Titingnan ko kung magtatagumpay ka sa iyong buhay, ang iyong puhunan ay ang iyong bibingkang panis. Wala na akong pakialam sa iyo. Kung sino man ang magtatagumpay sa atin ay walang balikan, Clara. Tinapos ko na ang lahat sa atin, kasama ang pagpunit ko sa marriage contract natin. Ambisyosa. At ito pa ang sabi ni Kulas. Ang babaeng ambisyosa ay mainitin ang ulo dahil hindi kontento kung ano ang nasa sa kanya. Laging sinusumpong, laging naiinis dahil may ambisyong hindi pa nakakamit. Ngayon, libre ka ng mangarap sa buhay, Clara. Sana magtagumpay ka kaysa nangangarap kang nakadilat. Kailangan mong subukan dahil hindi ko kayang maibigay sa iyo ang karangyaan na iyong minimiti. Paalam, Ann Von Voyage, Clara. At heto na si Clara. Sakay na ng barko at may contact na siyang kaibigan na taga roon. Kaya panay ang tawagan nila sa kaibigan niyang si Jessa at ito ang kanilang pinag-uusapan. Hello Jessa, I'm now on the ship. Please meet me in the terminal. Okay, of course, Clara. How's your life with your American husband? Oh, so good. I am a secret millionaire and a princess of his home. Next month, we will be leaving from here and going to New York. Habang nakikinig si Clara ay parang kinikilig ito dahil gusto niya ang katulad siyang ng kaibigan niya. Kaya, Jessa, hanapan mo naman ako dyan oh. Yung mayaman na kahit matanda at pangit ay hindi bale sa akin. Aanin mo yung gwapo, hindi naman matino. It's okay, Clara. Don't worry. See you soon. Bye. Dumating na ang barko sa Maynila at sinundo siya ni Jessa sa kanyang bagong car. Kaya inggit na inggit si Clara at ito ang kanyang sabi. Wow, Jessa, ang yaman mo na ngayon at lalo kang gumanda at kuminis. Kaya love ka masyado sa iyong American husband. Yes, Clara. At tiningnan niya si Clara. What happened to you, Clara? Paano ka magkakaroon ng American jowa na ang pangit mong tingnan yung buhok mo parang walang suklay. Tapos yung kilay mo ang kapal. Ang ngipin mo wala na. Wala na yung dalawa. Bungi ka yata. At saka ang balat mo ang gagaspang at maitim. Isalaysay mo nga bakit ka nagkaganyan. Maganda ka naman noon ah. Stress ako sa asawa kong sugarol, Jessa, kaya nga iniwanan ko siya dahil parang tumatanda ako sa piling niya. Lagi akong pikon dahil gusto kong yumaman. Hanggang nakarating na sila sa Olongapo City at doon sa bahay ni Jessa sila Domerezzo. Wow, ang laki ng bahay mo, Jessa. Successful ka talaga sa buhay. Nasa sa iyong mga kamay ang maganda kong kapalaran na kasalalay. Nang dumating na sila, sinalubong sila ng asawang si Mike Fisher. At nang makita si Clara ng Amerikano ay natakot siya. At ito ang sabi. Hello my friend Clara, welcome to my home. Yes sir, thanks a lot. Hope I could found here someone like you. Rich and handsome. Okay, don't worry, I have a lot of friends. May tinawagan si Mike na friend na bagong dating galing USA. At ito ang sabi. Hello Dave, come here, I have friend from Mindanao. It's okay Mike, I will be there. Bye. Dali-daling pinaligo si Clara, inayos ang buhok, kilay at mga kuko at ito ang advice ni Jessa. Don't laugh loud, only a little smile. Cover your mouth sometime. Okay, yes my friend. Ngayon, dumating na si Dave at ipinakilala si Clara. Clara, meet my friend, Dave from USA. Hello Clara, yes, hi. Yun ang simula sa kanilang pagkakakilala hanggang nagmamagandang loob ito sa kanya at sila ay namamasyal na sa parke. At ito ang sabi ni Dave. Are you married? I'm separated, Dave. Oh, so sad. Why sad, Dave? I am happy. And now, I found you. Oh, really? Yes. Hindi alam ni Clara. And now, I am happy that I found you. Oh, really? Yes, Dave. Hindi niya alam na married pala ang kano na iyon. Kaya masyadong matipid ito at ito ang sabi ni Clara. Dave, I feel hungry. Invite me for lunch. It's a lunch time. You know, may not taking breakfast. At ang sagot ni Dave ay, it's okay, just wait me here. Akala niya ayayain siya sa mamahali na restaurant. Ay, naku, pagbalik ni Dave. Bit-bit na ang siyumay at kwek-kwek. So may kanto at tag-ten na orange juice. Ang tihik. At ito ang nasa isip ni Clara. Sus Mariusip na kano ito. Ang tihik. Parang Filipino din. Alam na alam ang siomay at kwek-kwek. At ito ang sabi ng kano. Let's eat na honey.
Oh, only that? No rice and fried chicken? No, I don't like quick. I'm allergic to egg. Parang nainis si Clara. Wala akong future sa kanoa na ito. Hinihintay ni Clara na lumingon ang kanoa. Kaya paglingon sa kanoa, bigla itong umalis at sa kabila na umupo. At ito ang kanyang sabi, hindi ako tatatanga dito. Kailangan makahanap ako ng mayaman ng kanoa. At may nakita siyang walang partner na nakaupo. Kaya ito yung nilapitan niya ang kanoa at, hi boss, can I sit down beside you? Yes, it's okay lady. What's your problem? I need a husband, old man or ugly man, not matter for me as long as he is rich. Oh, I like you lady, you are very frank. Is that your behavior? Yes. Ang lahat na nakadate ni Clara ay lahat walang masyadong pera. At ito ang kanyang sabi, ano ba ito? Wala namang pera ang mga kano dito. Sa akit pa humingi ng coins, pambili ng cigarettes, ang malas ko naman. San kaya ako makakatagpo ng mayaman na mayroong bahay na malaki, may swimming pool, na nakababad ako, naka-swimsuit. Naku, ang ganda ko kaya. Lumipas ang mga taon, ngunit wala talaga siyang natagpuan. Kaya umuwi siyang bigo sa probinsya. At ito ang kanyang sabi, patayo na lang ako ng munting bahay ko. Wala akong swerte talaga. Hindi na ako makabalik kay Kulas dahil hiwalay na kami. Nang dumating na si Clara sa bahay ng ina, ito ang basbas ng ina. Andito na ang babaeng ambisyosa, oh, bumalik na. Lalong pumangit ka yata. Kaya walang mayaman na nakakagusto sa iyo. Na-stress ka lalo sa kakahanap. Hoy, ang pag-aasawa ng kano na mayaman ay pabuynas-buynas din yun. Hindi mo basta-basta mapupulot yun. Nay, paano ito? Ang malapalas yung bahay na dream ko. Naging parang tangkal ng baboy. Oh my God, ikaw kasi nay, isinilang mo akong wala sa kagandahan. Sana maganda ako, sexy, para maibigan nila. Ay nako Clara, andyan naman si Kulas. Puntahan mo, mayaman na. Ano? Abangan. Please watch the continuations of this story will be tomorrow and I hope you will like it. Thanks for watching Dearest Filipino, a story telling about the frustrations of an ambitious woman. Until tomorrow, bye. I love you from Pretty Rose to yours. Regards.